Toy! What? Okay, aga kami nandiyan na siya baba. Pag-inom mo akong kape. Ay, ma! Masunutin na ako doon. Hindi ka ba susunod? Eh, puyot na ako kape. Uutin pa na ako doon. Baka ano yung nilito ah? Nagmihasa ka ha? Hindi ko nga din sa masabi sa mama mo. Aba! Nalaban na ha? Saan na nabigyan sa pintor ko? Saan na ako? Sinabisino lang ako na ako. Nahan ang pangako mong magpapakabuti habang pinagbibigyan lalong nawiwili. Lagi nang nababalik itong aking daddy at laging minumura ang kawawang baby. Kay tanda mo na ay baby ka pa ang aking paa tunay hong mahina pa. Dapat ay sinitiki at yan o ang mabuti ibig o ay sinitiki o tikitikitik. Ang batang katulad mo'y konsumisyon lamang manakas at tatay mo kung nangangatwiran. Bakit ba nyo mang nano inagagalitan ang batang-batang paslit at wala pang malay? E papano ho, utos ng utos, at nagagalit, pag minsan din nagsunod. Kilos, may pampabwisit at ligit ka ng ligit lakas, may itik-itik na nakabubwisit. Nahan ang pangako mong magpapakabuti habang pinagbibigyan lalong nawiwili. Lagi nang nagbabalik itong aking dati at laging minumura ang kawawang baby. Kay tanda mo na ay baby ka pa ang aking paa tunay humahina pa. Dapat ay tiki-tiki at yan o ang mabuti ibig o'y tiki-tiki o tiki-tiki-tik. Kilos mo'y pampabwisit at ligit ka ng ligit lakas o'y itik-itik na nakabubwisit. Tama ka na! Na nakaiinis! Sumarutin! Na nakabubwisit! Tama ka na! Na nakaiinis! Tama ka na! Na nakabubwisit! Tama ka na! Na nakaiinis! Tama ka na! Nakikita at kamukhang-kamukha ko. Nasa! Lakad na rata kami na! Ayoko ba tayo pang bumili na yung wala akong pwede. Sino?
Sige, sandali lang. Ayoko. Ayaw mo, ha? Pwede, sandali lang. Ayaw mo, ha? Huwag pala, hinihilang niya ko siya. Manang-manak siya, tatang mo, ha? Hindi siya, nanay siya siya. Huwag naman. Ng pintura. Wala akong pintura dyan eh. Bakit mo wala pintura? Marami yung pintura pero ayaw akong papilan. O bakit daw ayaw? Eh paano, hindi niya pala binabayaran ng pintura na nakuha niya ng araw. Kailan daw yun? Nung bago mamatay nanay. Ay panahon pa ng bagyelan yun ah. Pinakalimutan ko na yun. Saan naman silang matatandain? Dang. Dang ka dang dang. O ano na naman? Panahon na pala yoyong nga. Sige mo naman ako, ikaw. Ang yoyoyo ko lalamunan mo, nakita mo. Bago ni Girina. Alas mo mo ako ng kapisetan. Bawit yung mga kalaro ko, binili na yoyon tatay nila. Puro lukuluko ang tatay ng mga kalaro mo. Lukuluko, kulukuluko yun, di nakakulong sila. Antayin mo, kukulong na sila. Sige mo ba, Girolo? Ay, sige. Puro mo ako ng kape. Alam, dali ka. Paano nga pala tayo magkapangungontrata ng pagpipinta ng nature kung wala tayong pintura? Huwag ko sa sarili ninyo. Saan ka pupunta dyan? Pupunta ako kay Ani Rosa. Sasabihin ko ako na magpipinta ng kanilang nature. Aba, sabi ni Ani Rosa, sila na lang magpipinta ng sarili nilang nature eh. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Siya nga pala, punta ka sa silong. Tignan mo kung meron pang natitira na pintura. Yung bang pintura ng isang taon? Apo! Taon, talenta! O ano? Hindi na ako pwede! Hindi pwede. Bantuan mo ng tubig. At pwede na yan. Ay, matigas yung talaga yan. Kahit na binantuan ko na yun. Tatlong beses ko na nabantuan ito eh. Hindi talaga pwede. Yun nga. Di bang hindi pwede yan? Tsaka hindi ko papayag sa alulos ang mapinta tayong nito niya. Bakit ba ikaw ay nakikialam ka? Sabi ang mata ko. Hindi ko mapayag tang mapapagod lang kayo eh. Huwag kang magulo. Pero tang-talentang talaga sinabi ko siya. Sinabi? Magulo, sabi. Bakit ka naman nagkaganyan? Ay, nagpapaganda lamang naman ako ng complexions para sa lakad natin bukas eh. Lakad bukas? Saan lakad bukas? Sa cementeries, that's where. Apa, siya nga pala. Kailangan pumunta tayo sa pansyon para malinis yung nature ng tatay mo. Ayan, pupunta tayo sa cementerio. Malayo pa naman ng Todo Los Santos eh. Ano bang malayo? Sinasabi mo? Ikaw ang taong pagka na lamang pupunta tayo doon, lagi kang tumututo. Lilinisin natin ang nature na tatay mo. Sumalamat na mga kanyang kaluluwa. Kanda araw po!
pa si Bitoy. Isanto. Manota. Manota. Maganda umaga po. Bala eh. Kayo ang bahala. Dumali na lang. Saan laki ninyo yung laki na ito? Mangungunset ako kami sa Sintimeryo, kuya. Sintimeryo? Sementeryo, Gunggong. Yun nga, Gunggong. Sinong Gunggong? Ba? 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 Binira ako, binira ako. Kunti lang eh. Nagbibiruan lang ako kami. Eh, kanya ako nadaan dito dahil sa... baka ako papipintahan ninyo yung inyong nicho sa sementeryo. Para naman kayong bago ng bago. Hindi ba taon-taon talagang kami na naglilinis na nicho ng asawa ko? Eh, baka lang huka ako sakali. Panatanong mo ng inay yung tang. Alam ko. Mabuti pa nga ako kayo inay sa tatanong natin. Bakit? Tinatamad ka ba, Eddie? Hindi yun mas tinatamad. Kung ayaw kang tumulong, akong mag-isa magpipinta ng nicho bukas. Ikaw kasi, Eds eh. Total, kahit sino maaaring makagawa nun. Kahit na bata. Ako na lang ho, Lola. Ganun nga, nene. Tayong dalawang lalakad bukas. Nanay na, parang nabibiro. Huwag mo akong langis-langis eh. Ako na lang maglilinis ng nicho, tapos. Ayun na, Bitoy. Wala naman palang negosyo rito eh. Ayun na, Bitoy. Ayun na ako kami. Ay, napo. Sumama na naman yata ang loob ng tatay mo. Ganun lang ho yun, ay. Tangaligan na ang mawi. Yung uwi, hindi pa tayo nakapagpipinta ng nidyo. Uwi na tayo. Sila-sila na lang nagpipinta ng nidyo dang eh. Mga walang kapwa-tao. Pinapatay ang ating negosyo. Uwi na tayo. Walang mangyayari dito. Bakit ba walang mangyayari? Mabuti pa tang. Manap tayo ng sirang nidyo. Eh, akanin natin na sirang nidyo. Ba, tinan mo tang. Lahat marunong magpinta. Oh. Pero yung magkumpuni, yung magsimento ng nidyo, hindi lahat marunong. May katiran din naman ang unggoy. Nuso na nuso. Pag-ano ba tayo ng sira ni Chetang? Hindi na kailangan sa iniisip kong ito eh. Bakit masama ba iniisip mo, Tang? Hindi. Makakakwata tayo. Sumarosip! Umuwi na tayo ngayon. At magbalik na tayo maming gabi. O kanal, lakay mo agbang mo. Gago! Laki-laki gonggong! Sirado, hindi ko malakuan. Sira-sira! Yung mga nicho! Anicho! Sira-sira yun! Ay, naku talaga yung umahadyo! Ay, naku talaga! Ay, nai! Nai! Ano nangyari? Sira-sira! Sira-sira naman! Iyon ka ang pinapalita ako sa kanila, Alin Rosa, kanyang napa! Sira-sira ang nicho ng tatay ninyo! Ang tatay? Hindi ko malaman kung ano nangyari. Para bang mayroong bumaksak doon sa nicho ng tatay ninyo, yung mabigat! Wasak! Pingas! Oh. At hindi lamang yung nicho na tatay niyo, meron pang iba kong nakita doon na kusinan. Sino kaya ang kumuha ng mga yun? Mga vandals! Totoo yun! Totoo yun! Teka, Eddie, utang na loob. Ngayon din lumakad ka, humanap ka ng kantero. Kailangan magawa agad ngayon yun, kaysa mahitsura eh. Magbibase lang ako sa mali. O, madali ka. Madali na, Eds!
Dali muna kay Saydas. Kung bakit yun, yung panahon to, ang daming mga tao walang hiya. Masama ang mga tao. Nagkaganyan ang inyong nicho. Ewan ko ba naman ho, lahat halos ng nicho rito butas eh. Meron ba kayo nakikilalang kantero? Meron ho. May tawagin ko? Oo, pakidala nyo nga dito. Marami na tayo magagawang nicho. Bibilinin na akong maraming yoyo, Tang. Tsaka na muna yung yoyo. Punta muna tayo kay Alin Rosa. Anong kaya nagsila nito? Mga salbahe naman ang mga yun ah. Batun, sira. Bakit pare? Ano nga nangyari dito? Talaga mawala nga. Pag nahuli mo, pilipitin mo legs. Aray nga. Pikipilipit ka pa. Tayo na. Paparilyong, napano ni Chino? Oh, ewan ko ba. Pinatnan ko na lang ganyan yan kanina eh. Pero oras malaman ko kung sino ang may kagagawan nito, pipilipitin ko ang kanyang leg. Kung hindi may ito yung... Tayo na, tayo na. Pailan mo ako. Ni Eddie. Baka naman ang Eddie na anang panay. Claro po! Aba, Lola, Mami! Sigasanto, sigasanto. Naara ba balain? Naara po naman. Ano ba balain? Nakapagpapinta ka na ba ng nicho? Kala ko, Bey. Ngayon ang pagpapipinta. Nasira ho ang pancho namin, Lolo. Ano? Ganun nga ho. Akalain ba naman ninyo nadat na ko kanina nicho ni Precioso? Basag ang mga kanto. Wait. Ano naman nung nangyari yun? Mga vandals, Tang. Vandals? Mga walang ya. Dapat tudi sa mga taong yan, ilibing mo ng buhay. Este, bala eh. Kantero ang kailangan ninyo. Malaki ho ba sila? Hindi naman ho gaano. Pero masama akong itsura eh. Ayun nga, pinasundo ko na ng kantero si Eddie. Hanggang ngayon naman eh, wala pa. Hindi ba marunong kayo magkantero, Tang? Pangalawa sa tubero. Ayan ang kantero yung aking espesyalidad. Ganun ho ba? Nalimutan nga pala natin, Nay. Dapat ang tatanga na pasundo natin kay Eddie kanina. Maari bang gawin ninyo ni Chuta? Bakit hindi? Kaso ayoko magpresenta sa biyanan mo. Baka wala siyang tiwala sa akin. Kung magsalita naman ito si Mang Nano, imbes na ibigay ko sa iba, edi kayo na ang gumawa ng nicho ng asawa ko. Abay kayo eh. Pero kailangan ko lamang ho ang pambili ng materyales. Natawa namang walang-wala ako ngayon eh. Aba oho, hintay na lang natin si Eddie. O, hindi na ho kailangan si Eddie. Kami lang ho ni Bitoy, kaya-kaya na namin yan eh. Bitoy! Boy! Hoy, yoy, yoy! Ay, yan na! Masyad naman to. Hiram ka lang eh, dadali mo ba? Ay, nakalimutan ko eh. Masyasalita ko. Bako kain kita dyan eh. Pinatawag niyo ba ako, Tang? Uwi na ho muna kami ni Bitoy para may ayos namin ng mga kasangkapan. Mabuti pa nga ho, Tang. Bumalik na lang kayo mamaya. At marami kayong kukumpunin doon. Napakarami ho silang nicho eh. Wena, tayo na, Bitoy. Marami tayong gagawing nicho. Yung bang tinukpong natin ng maso, Tang? No. Hindi ho yun. wala ho akala nitong gunggong na anak ko, eh gagamitan namin ng maso yung nicho. Sige, sige, sige. Gumiri ka. Tayo na! Bibili niyo na ako yung yoyo. Yoyoyo, ikaw lalamunan mo ng bisa. Bakit kaya wala pa ang daddy mo? Titignan ko, Mami. Oo. Aba! Mami! Mami, ito na ang daddy, oh! Aba! May kasama ng babae! Babae? Sino kaya yun?
Sebs, ang swerte natin. Anong swerte? Maswerte tayo ang inainahan. Eddie, sino siya? Siya nga pala. Siya si Merlin, dati kong kaklase, misis ko. Kumusta ka, Sebia? Eto, init na. Naparito nga palang tatang kanina. Ewan ko muna si Merlin dyan. Tatawagin ko, inay. Tuloy ka. Maupo ka. Salamat. Yan bang baby mo? Oo. Matagal na ba kayo magkakilala? Sino ng baby? Hindi, ni Eddie. Matagal na ba kayo magkakilala? Ah, oo. Very cute siya, no? Sino? Si Eddie? Hindi, ang baby. Ah? Saan kayo una nagkakilala? Nino ng baby? Hindi, ni Eddie. Saan kayo una nagkakilala? Sa eskwela. Mukhang nahiya siya sa akin. Sino? Si Eddie? Hindi, ang baby. Ah? Bakit mo siya nakita ngayon? Sino ang baby? Hindi, si Eddie. Bakit mo siya nakita? Nagkasalubong kami sa plaza eh. Ang gulat ko nga dahil matagal din kami hindi nagkita. 3 taon na. Na hindi kami nagkita? Hindi. Itong baby ko, 3 taon na. Alam mo, mahal na mahal siya ng kanyang daddy. He's a very devoted husband. At saka miski nakakakita siya ng magagandang babae, hindi niya pinapansin. Oh, how nice. Sino? Si Eddie? Hindi ang baby. Ito na siya. Sino ang daddy? Hindi, ang lola. Ano ba ito sinasabi ni Eddie na na-invento ka daw si Mento? Iyan nga ako ang sadya ko dito sa inyo eh. You mean to say, Eds? Inventors siya? Inventors? Oo, bigatin yun eh. Meli, ikaw nga magpaliwanag sa kanila. May na-invento akong bagong semento na talagang napakatibay. Sa pamamagitan ng aking secret formula, ang alingmang bagay na gamitan ng semento ko ay hindi kayang sirain ng kahit na lindol, sunog, bagyo, o kahit na bagsakan pa ng bomba sakaling magkagera. Ang galing, ano, Nay? Kung talagang walang pagkasira ang semento niya, aba edi, mainam kang gamitin sa nicho ng ama ni Eddie. Pero, baka naman napakamahal. Iyan pa nga ho ang inam nito eh, kasi halaga lamang ng ordinaryong semento. Inay, sa kanya na natin paggawa ang nicho na itay. Aba, katrato na namin ng tatang Ed. Ang tatang? Naparito si Mang Nano kanina, Eddie. Pero, maaari akong bumili sa'yo ng semento at ipagawa ko sa balai ko ang nicho. Wala hong bisa ang semento ko kung hindi mismo akong gagawa ng nicho. May lilimo ako sa paggawa eh. Huh? Paano naman namin masisigurong matibay nga ang invento mo? Maski ka mabagsak ng bomba? Never heard. Sebs! Magbibigay ho ako sa inyo ng demonstration mamayang hapon. May isa ho akong nichong nakahanda sa sementeryo. Bueno, total hindi pa kami nagkakasara ni Mang Nano. Titingnan ko kung talagang mabuti yung inimbento mong semento. Kung ganun ho, magpapaalam na muna ako sa inyo. At mamaya na ho ako babalik. Balik. Ah, sige. Oh, hindi ba kayo nagsabi na kung gagawa na inyong nicho? Eh, bakit naman biglang-bigla kayo nagbago? Eh, ibig ko lang mo namang masubukan itong bagong semento ng kaibigan ni Eddie. Hmm? Hindi ko yata gusto yung sistema niyong yan. Kayong sumisira ng aking hanap buhay eh. Aba, Mang Nano, huwag kayong magsalita ng ganyan. Eh, hindi pa naman ako nakikipagsarahan sa inyo ah. Ang sinabi ko lamang sa inyo. Oo, talagang napakahirap niyong kausapin. Bakit ko, inay? Ba, itong tatang mo. Magsara na daw kami ng nicho. Ako raw. Yung natambianan mo, ulianin eh. Eh, hindi pa naman ako nakipagsarang inay sa inyo, insakli, tang. Ano bang insakli pa? Ay, dyan na kayo. Napakahirap na makausapin niya, tatang. Eh, pasensya na ako kayo, Nay. Ay, ano pa nga ba? Ang nabitoy. Tang. Oh, bakit nakakalupat ang noon niyo, Mang Nano? Nainiso ko sa mga tao rito eh. Walang isang pangungusap. Saan mo ba kayo galing yan? Doon sa sementeryo. Nasiraan ho ba kayo ng nicho? Baka umari ako nang gumawa. Aba, wala man ho kami patay dito eh. Nagmiron lang ako doon eh. Nagsayang pa lang panahon ko sa pag-usap sa inyo. Tayo na, Bitoy. Atyang. Tang. 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 Ano ka ba? Gagawin niyo ba ho tayo ng nicho, Tang? Mabibili niyo na ako maraming yoyo? Huwag mo kausap ang pagkaganto maintang ulo ko. Bakit ho, Tang? Eh, nagbago isip ni Aling Rose. Bakit ho nagbago?
Eh, akala niya siguro hindi ko kayang gawin yung kanyang nicho. Wala siyang tiwala sa akin eh. Hindi maganap na lang tayo ng ibang nicho makakumpun eh. Total, marami naman tayo sinira eh. Ano ka ba? Sige, sige, pakawalan mo. Sige, birahin mo ako. Sige! Tara sa cementerio. Damn! Pahinga na dahil, pagod na ako eh. Init-init ba ng araw eh? Kung ako eh, napapaltos na itong ulo ko sa init, hindi napapahinga eh. Wala pa tayong kinikita, pahinga na. Eh, pwede, napapagod na ako. Ikaw ang puro kang pagod, baka... Baba, sige, sige, gumiri ka. O, yun, doon. Pahinga ka muna, doon. Papayag pala, ang damang pasasat. Oh, dito, halika. Diyan. Diyan ka naman ang pahinga. Huwag ba kami ahas dyan? Bakit magkakaahas dyan? Sige, dyan ang slope. Ang presko-presko pala dito. Nakita mo na. Kaya huwag kang alis dyan, ha? Antayin mo ako hanggang dyan ako dumarating. Apa. Tanging, sige mo ako, ha? Pauwi na tayo, ha? Alin dito yung sample nicho yung sinasabi mo, Melly? Ayan, o. Ay, diba? Oo. Berto? Takpan mo muna yung nicho at pagkatapos, ibaba mo itong mga kagamitan dito, ha? Opo. Gaano katagal ba yung demonstrations na yan? De, sandali lang yan. Hayaan mo't mamadaliin ko. Sige, Berto, itapal mo na. Berto, sementuhan mo na. Gaano katagal ba tayo tatay dito sa init? Pihong mamaya pa bago tumigas yan. Aba, hindi. Iyan pa nga ang galing ng sementong na-invento ko, Sebia. Madaling matuyo. Maya-maya lang niyang matigas pa yan sa bakal eh. O yan, tapos na. Tibay na kaya yung lagay na yon? Aba, oo. Berto, iabot mo yung kahon. Ilabas mo yung alambre. Susmagawset. Dinamita. Yan ba yung dala natin kanina sa jeepney? Huwag kayong kakabahan. Sanay tayo dyan. Ilabas mo yung dinamita. Eddie, dali mo yung alambre. Dali, magsilayo tayo dito. Naku! Siyang marasa! Eh, huwag mo pagdikitin yung dalawang alambre. Baka sumabo ang dinamita. Oo. Saan ko lalagay ito? Dito, dito. Baba mo dyan. Dali mo, Eddie! Baka sumabog ang dinamita! Dali na ako, Donal! Huwag kayong kakabahan, Aling Rosa. Hanggang hindi na ididikit itong dalawang alambre, hindi puputok ang dinamita. Totoo ba yun? Ito, pagmasdan yung mabuti. Makita niyo't walang mangyayari sa nicho. Eddie! Eddie! Ang tatang yun, oh!
dito, pasalabugin mo yan! Ano ka mo? Hindi kita marinig! Haligay dito! Dali, tatang! Takbo! Dito kayo sa tabi namin, tang! Bakit ba? Ano ba nangyayari dito? Demonstrasyon ho yun ang sementong inimbento niya. Pasasabugin ang dinamitang nicho. Pasasabugin ang dinamitang nicho? Oho. Ah, ang nicho? Oho. Abay, si Bitoy, si Naro. Si Bitoy ho? Oo. Oh. Abay, iniwan ko rin sa loob ng nicho ah. Hindi naman namin nakita nung dumating kami kanina. Tinignan ba niya ang loob ng nicho? Hindi ho namin sinilip ang loob ng nicho bago sinaran. Hindi ko. Si ang kapatid ko? Nakulong yata sa loob ang kapatid ko. Sigurado kung si Bitoy nga nasa loob eh! Iniiwan ko rin sa loob eh! Sino ba may kagagawa no? Yan babaeng yan! Yan babaeng yan! Sige, dito muna! Itong brodo, may kasalanan yung palaguhan! Teka muna, sir! Pero maniwala kayo, hindi ko akalaing may tao pala sa loob ng nicho. Magdang, sigurado ba ninyong nasa loob si Bitoy? Iniiwan ko sa loob eh! Nagmamadali kasi ako eh! How dare you do to my father! Bago kayo mag-away-away, ay manong asikasuhin muna natin si Bitoy. Baka nga naman wala doon sa loob ng nicho si Bitoy, Mang Nano. Hanapin natin sa paligid. Yan ang ko iniwan eh. Bitoy! 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 Talagang wala! Talagang nabaw na ng buhay ang kapatid ko! Ay, kailangan! Ipagin natin ang nicho! Eddie, kumuha ka ng piko! Pare-pare, parang nga sandali ng piko! Oo ba? Salamat! Tara kayo! Tara kayo dyan! Paligtas po sana si Bitoy. Matigas pa nga pala sa bakal to eh. Ganyan nga yan eh. Dinamita? Hindi ba meron kayong dinamita? Wala rin nung magagawa ang dinamita dyan, Mang Nano. Eh, disibukin natin. Baka pa pinasabugan natin ang dinamita, pati si Bitoy sumabog. Huwag hindi nung bali, basta't pasabugin natin ang nicho. Doon tayo sa malayo. Doon tayo tamaan. Oras na hindi mo na ibalik ang buhay ng anak ko. Humanda ka, babae ka. Bitoy! Bitoy! Hindi natin inag eh. Magbabayad ka ngayon, babae ka, sa ginawa mong yan. Tatawag ako ng pulis. Pulis! Pulis! Sir, suwak ka na muna. Huwag nang sabihing pinatay ko ang kapatid mo. Sino bang mag-aakalang may natutulog sa loob ng nicho? Sebya, itaan muna natin sa hinahon ito. Ano mo bang hinahon? Kung si Eddie ho bang ilibing ko ng buhay eh. May dadaan natin sa hinahon? Sige nga, utang. Ibaon nga ninyo. Huwag na ho kayong mag-away-away at tinatanggap ko ng kasalanan ko. Dapat nga sanang tiningnan ko muna ang loob ng nicho bago ko ipinasara. Pwes ipabibilibid kita sa kasalanan pagpatay. Tang, hindi nga pala ninyo pwede i-demanda siya hanggang hindi natin nakukuha ang katawan ni Bitoy. At bakit hindi? Nagdunung-dunungan ka na naman. Totoo ho yun. Yun ang tinatawag na corpus delicti. Walang bangkay, walang krimen. Delicti-delicti pa? Patay na itong anak ko? Kumampi ka na naman! Basta hindi ako papayag na hindi siya maibilibid! Hindi siya marunong umiwas! Hindi ako umiiwas, Sebya. Nakahanda akong tumanggap ng parusa. Kahit na mabilibid, o kahit na pera. Pwes ipabibilibid kita. Sanang pagpatay. Pera? Anong pera? Baka ho ikaw ko hihingi kayo sa akin ng daños perjuicios. Nakahanda rin ho ako magbayad. At ang akala mo ba'y papayag kaming bayaran mo ang buhay ng kapatid ko? Abaya naman ang hindi ako maaaring kumahan. Sebya, sandali lang ako magulo. Palagay ko'y may katira siya.
Kahit na ba natin siya ipabilibid, eh, ano pa ang magagawa natin? May babalik pa ba ang buhay ng kapatid mo? Ano nangyari dito? Wala hong anuman. Meron nagkaroon lang ng konting diskusyon eh. Ah, ganun ba? Hala, magsaya yung lahat. Ang kapatid ko. Anak. Patay na ang kapatid ko. Eddie, Eddie. Mabuti pa iuwi mo na ito. Baka kumapaano pa si Sebya. Oh, anak. Anak. Oh. Eddie, iuwi mo na itong asawa. Madali ka. Kaya na, kain mabuti, Eddie. Panik mo. Anak, dahan-dahan. Paano ho, Mang Nano? Ano ang desisyon ninyo? Eh, bigyan niyo muna ako ng pagkakataon makapag-isip-isip. Mabuti pa eh, pumunta na kayo sa bahay mamaya. At doon na natin pag-usapan. Mag-aaralan ko pang estimates eh. Bitoy! Bitoy! Iiwan mo na kita sandali, ha? Magpapakabait ka dyan! Husendang, payag na ba akong magpag-areglo kay Merle? Ano kaya ang mabuti kong gawin? Nag-iisa na lamang ako sa bahay nito. Wala na si Bitoy. Ikaw na sana ang bahala niyan, Sendang. Alagaan mo siyang mabuti. Sapagkat mahal ko siya, Sendang. Siya pa naman ang kabuka-kabuka ko. Bitoy! Nagmumulto! Sendang! Nagmumulto si Bitoy! Bitoy! Ikaw nga ba? Hindi ka patay? Hindi ka multo? Hindi nga! Anak ko! Anak ko! Buhay ka na! Teka! Ano ka nakarating dito? Kunin na pong ako dyan sa labas eh. Ha? Teka, hindi ba iniwanan kita sa loob ng nicho? Eh paano, malamog doon. Tapos nainip akong kahintay sa'yo. Umin ako dito para matulog. Hindi ka ba nagagalit sa akin, Dang? Hindi anak, galak na galak na ako. Buhay ka pala. Mangyari kasi eh. Akalain mo ba naman lagyan ng simento yung... Teka nga pala. Ang akala ng mga yun, eh patay ka na. Sino Dang? Halika doon, tulungan mo ako. Si Mia, lagyan mo sa sulok. Doon, halis mo sa sulok. Sino Dang? Oo, dyan, dyan. Masok ka dito. Ayaw mainit eh. Hindi, basta dyan ka pumasok at akong bahala. Tandaan mo ha, huwag kang kikilos miski ano mangyari. Pumirmi ka dyan at kuwarta na ito. Digil mo ang marami, Yolo? Oo na, oo na. Madali ka. Baka tayo abutan eh. Aray, aray. Pasok pa. Namatay ang anak ko. Tanang! Sip,
natin pinamit sa bank ticket. Alam ay, Mangano, alam kong walang maaaring ipalit sa inyong anak. Pero may dalaw ako ditong 2,000 piso. 2,000 piso? 2,000 piso lang bang halaga ng buhay ng aking anak na pag-aaraling ko para kumuha ng karel at maging gabay ng aking katandaan? Ang kapatid ko! Murang-mura ang kapatid ko! Bargain sale pa! Eh, paon ang tulong lamang ho ito? May kwarta ho ako at alam ni Eddie yan. Siya nga ho, tang mayamang nga ho siya. Malae, ang sabi ho sa amin ni Merlin, handa raw ho siya mabigay sa inyo ng pensyon na halagang 200 piso buwang buwan habang kayo nabubuhay. Payag ho ba kayong manano? Ano pa nga bang magagawa ko nandiyan na yan? Bigay mo na muna sa akin yung 2,000 at saka na natin pag-usapan yan tungkol sa pisyo. Ito ang 2,000. Balaan, nakikiramay ako sa inyo. Marahil talagang masakit mo wala ng anak, ano? Wala akong kasi sakit, Balaan. Meron nga akong 2,000 na sana'y maibibili ko si Bitoy na kahit na ano ba ng kanyang hiligin. Kailan lamang nagpapabili sa akin ng yoyo ang bata. Bitoy, saan ka malaroon ngayon? Nalalaman mo, mahal na mahal ka ng tatay. Totoo yan, Bitoy. May 1,000 yoyoy, may ibibili kita ngayon. 1,000? Talaga tang 1,000 yoyo? Oo, Bitoy. Boses, Bitoy. Nagmumulto yata. Bitoy, nasa langit ka ba? Wala. Nasa impyerno ka. Saan ka na ron? Nandito ako sa loob ng bawal ate. Tira! Anong ibig sabihin ito, mga nanok? Tatang, how could you do such a do? Oh, wakadu, wakadu. Halika kayo. Talaga itong balay ko. Wala nang ginawa ko mabuti. Talaga bang bibili mo ako 1,000 yoyo? Ikaw ang gagawin kong yoyo. Okay na sabong, nag-aalaga, no? Ibang sabong. Ang sabong, dalawa lang. Ito, maraming numero. Bakit ikaw hindi ka tumaya? Saan ako tataya? Saan ako kukuha ng pera? Piso yun, araw-araw. Basta, maraming siyang tinataya araw-araw, piso. Paano? Tumatanggap siya ng pensyon. Anong pa sabihin ng pensyon? Yung tumatanggap siya ng pera, buwan-buwan. Mangyari, ang lolo niya, bitirano. Bakit ang lolo ba, hindi bitirano? Oo, oh, bitirano rin. Ba't hindi ka tumatanggap ng pensyon? Eh, hindi siya na-recognize eh. Siguro makapili. Wala pang makapili nun. Pwede ka rin tumaya tang araw-araw ba? Ah. Eh, saan ako kukuha ng piso? Sa Kuya Eddie!
Napapasada siya, wala, mingin ka ng piso. Teka nga, talagang wise ka, anak ko. Manang-mana ka sa akin. Nuso na nuso. Ah, aray ko! Mengay, basta may sakit ako! Aray ko! Tang! Tang! Tang, bakit? Ano nangyari sa tatang Bigoy? Bakit ka, Tang? Walang anuman to, Eddie. Walang anuman to. Anong sakit ng tatang? Ewan ko siya sa sarili niya! Tang! Ano nangyari sa inyo, Tang? Sabi, walang anuman to eh. May sakit ba ang tatang Bitoy? Ewan ko ba't yan natanong? Ewan ko nang itanong kay Bitoy, hindi niya nalalaman ang tungkol sa sakit kong ito. Pero bakit hindi nga ninyo sabihin sa akin, ano yan? Ay, walang anuman to. Malit na bagay. Sakit lang daw sa puso, ang sabi ng doktor. Ah, sakit lang pala sa puso, akala ko. Ano kayo, sakit sa puso? O, may delikado yan, Tang. Nagpatingin na pala kayo sa doktor, ano yung ginagamit sa inyo? Wala. Kaya ayoko na magpagamot. Bakit ayaw ninyo eh? Delikado po yung sakit ninyo. Wala naman akong may pambibili ng gamot na inihatol niya. Talagang ganyan. Basta ang tao kung mamamatay, yung mamamatay. Huwag ka munang umiyag dyan, Bitoy. Tang, kailangan magpagamot kayo ng maagad yan. Huwag na, hindi ko kaya eh. Magkano daw ba ang gamot dyan? Piso isang iniksyon. Kinakailangan daw eh araw-araw akong iniksyonan. Magpa-iniksyon na kayo, akong bahala, Tang. Bibigyan mo ako ng piso araw-araw? Oho, sasabihin ko muna kay Sebya. Aba, huwag mo na akong tulungan. Bakit to? Hindi ko sana gustong malaman ni Sebya itong tungkol dito sa sakit ko. Alam mo naman yung masyadong iyakin at nerviosa yung asawa mo. Pero... kung sasabihin mo rin lamang sa kanya, kalimutan na natin. Sapagkat ibig ko sanang maging sikreto natin dalawa ito eh. Hindi ko kayo maaaring bigyan ng piso, Tang. Hindi ko sinasabi kay Sebya muna eh. At bakit hindi? Paano alam ho niya kung makanong kinikita ko araw-araw? Siyempre, hanapan ako noon. Ang ibig mo sabihin eh, ini-entrego mo lahat ang iyong kita sa kanya. Hindi ka man lamang kumukupit kahit na pansigarilyo. Meron na akong piso, pang merienda at pansigarilyo. Piso? Oh. Eh, yung pala naman eh. Tama-tama naman pala eh. Paano ho naman ako? Paano kung may merienda? Di gugutumin naman ako. Kalimutan na natin. Nakalimutan kong mas mahalaga nga pala ang sikmura mo kaysa rito sa biyanan mong masama. Tatang naman kung magsalita. Huwag kayo magsalita ng ganun, Tang. Sa inyo ko na ho, bibigay ang piso araw-araw. Paano merienda mo? Hindi na ubali, magtitiis na lamang kung nanggutom. Basta magpa-inexion lamang kayo. Akong bahala. Kung ganun eh, bibigyan mo ako ng pisong pensyon araw-araw. Oo, huwag na lamang ninyo sasabihin kay Sebya, oh. Bay, talagang hindi dapat. Napakabuti mong manugang, Ede. Siya, alis na ako, Tang. Teka muna, Ede. Bakit, Tang? Kapag merienda ka na ba niyang lagay na yan? Hindi pa nga ho, eh. Edi, kung ganun eh, nasa sa'yo pa yung piso mong rasyon. Oho. Ibig na ba ninyo ang paggamot ngayon? Aba, ikaw itong may sabing agarin ko itong sakit ko eh. Pagkatapos, tatanungin mo pa kung ibig ko na magpagamot. Aba, sabihin mo kung ayaw mo ako tulungan. Ito na ang piso, Tang. Alis na ako. Baba, Kuya Edi. Tang, magpapagamot ka na ba ngayon? Ano magpapagamot? Tawagin mo yung kubrador. Bakit, Tang? Tataya tayo at naalagaan natin yung numero. So, pero na tayong piso araw-araw, mag-aalaga tayo ng numero. Tatayakan ka mukha ni Manchaco sa waiting? Aba, natural. Talagang madaling lokohin yung bayaw mo, no? Piso? Ano, 50 o 50 na tiha mo?
tubig. Inday? Sebya! Ano ba yung tila narinig ko na merong parang Aba, umiiyak ka na. Hindi ho, Nay. Ano bang hindi? Inaway kaya naman ni Eddie. Hindi ho. Saan ba narin yung mahadero niya? Ano naman ang ginawa? Wala ho, Nay. Ano bang wala eh? Umiiyak ka? Kasi ho, nag-aalala lang ho ako tungkol kay Eddie, Nay. Hindi ba niyo napupunan itong mga huling araw? Nangangayayat siya. Medyo nga napansin ko kahapon. Napunak nga ho, pero pinagkakaila niya. Hindi raw siya nangangayayat. Pinagkakaila naman. Pero madali ho namang mahalata si Eddie pag nangangayayat eh. Is it not, Nay? Is it not? Ay, talaga. Pag nangangayayat siya, lalong umuusli ang baba eh. Eh, hindi naman ho siya dumadaing. Pero madalas ho siyang walang ganang kumain, tsaka nahihilo. Nahihilo? Aba, baka lumalabong mata. Hindi ho, Nay. O baka naman nalilipasan ng gutom. Yun din nga ho naisip ko eh. Pero impossible naman ho ika ko dahil binibigyan ko naman siya ng piso araw-araw para sa pagkain niya sa labas. Sebya, huwag ka naman magagalit sa itatanong ko sa'yo. Paano bang areglo ang ginagawa mo sa kinikita ni Eddie? Lahat ho ng kita niya sa maghapon, binibigay niya sa akin. Pero itinatago ho niya yung piso para sa merienda niya. Kabisado ko naman ho kung magkano'ng kinikita ni Eddie sa maghapon eh. Dahil tuwing dadaan ho siya sa harap ng tindahan ni Aling Gundang, eh nililista ho kung ilan ang pasahero niya. Aba, di yata si Aling Gundang pa inspector mo. Checkers ho, Nay. Checkers. Ilang araw mo na ba napupunan ganyan si Eddie? Mga isang linggo na ho, Nay. Sebya, ano ka ba naman? Pero I'm so worried, I tell you. Alam mo, dapat natin gawin. Dapat yung magpatingin sa... Aba, ito na ho si Eddie, Nay! Ano nangyari sa'yo, Ed? Ha? Ed? Eddie, may sakit ka ba? Wala ho, Nay. Kaya lang. Sana ako naroon. Eddie, anong nangyari? Anong nararamdaman mo, Eddie? Ewan ko ho. Biglang nagdilim ang paningin ko. Oh. Tapos, nang lambot ang tuhod ko, hindi ko na ho alam yung iba. May sakit ka nga, Eds. Bakit hindi ka pa magpatingin sa doktor? Wala akong sakit, Eds. Eddie, bakit na naman napakatigas ng ulo mong bata ka? Talaga naman ho, wala akong sakit eh. Lipas gutom lamang ho ito. Malilipas din pagkakain ko. Lipas ng gutom? Pero bakit hindi ka nagmimerienda? Binibigyan naman kita ng allowance, ha? Kung kulang, dadagdagan ko. Hindi, Sebs. Piso lang naman daw ang kailangan niya. Siya nga naman. Baka yung ibinibigay siya yung... Niya? Sino siya? Ano ho, Inay? Sino ang binibigyan mo ng piso? Ang tatang mo. Ang tatang? Paano napasali si Mang Nano sa paglipas ng mga gutom? Hindi na niya gustong ipasabi ito. Pero... sa tatang ko ibinibigay yung piso ko. Para ano? Para isabong niya? I'm so ashamed, I tell you, Nay. Teka muna, Sebs. Yan ang hirap sa'yo. Masyado ka sa tatang eh. Hindi mo pa alam kung saan dinadala yung piso eh. Eh, saan ka dinadala? Sa doktor ho. Sa doktor? Bakit? May sakit ba ang tatang ko? Hindi na nga niya gustong malaman mo at baka nervousin ka. Pero meron siyang sakit sa puso. May sakit sa puso ang biyanan mo, Eddie? Oo, inabot ko ina-atake no isang araw, maawa ko isa kanya. Diyos pati ko. Si Bitoy, iniiyak ka na siya. Kaya pala matagal ko na hindi nakikita ng napakasama akong anak. Galit agad ako sa kanya kanina.
Edsel, ikaw na sa mga tatang, baka atakihin yun, hindi na kami magkita. Kailangan dumalo ni Sebi sa kanyang ama. Sige, pati ako sasama. Magbihis ka na, Sebi, at ikaw naman ay kumain na. Oo, gutom na nga ako. Sige. Kuya Edi! Kuya Edi! Bakit mo ako hinahanap dito, eh? Kasi kanina ka pa hinihintay, hindi ka dumaan ngayon, eh. Hindi na nga ako nakadaan doon kanina dahil masyado ang gutom ko, eh. Inutusan ka ba dito ng tatang, Bitoy? Hindi, galit na kaya ako nagpunta na sa dito. Kakain lang ako sandali, ha? Pupunta na kami lahat doon. Kawawa naman ang tatang. Ako nga kawawa dahil pinunan ako sinisigawan pag wala pa yung piso, eh. Huwag kang ganun, Bitoy. Magpasensya ka na sa tatang mo dahil yung pisong yun ang siya nagbibigay ng ginhawa sa kanyang karamdaman. Aba. Sebs, huwag ka na umiyak. Kasi naiiyak ako sa sarili ko. Bakit, ate, ha? Bakit ka umiiyak, ha? Ate, ate, ha? Kasi nung malaman ko kanina yung tungkol sa pisong binibigay ng Kuya Eddie mo sa tatang, akala ko pinapansabong lang niya agad. Hindi na siya nasasabong ngayon. Kaya nga ako nahiya sa sarili ko, eh. Ayaw na nasasabong, eh. Waiting na lang. Kaya nga, huwag na kayo mag... Ano? Oo, oh, din na tumataya ang dadang araw-araw, eh. Tumataya ng piso araw-araw sa waiting? Oo, oh, kaya nga mahintang gulo dahil nauna pa yung ang pangalan niya, yung kumbador, kaysa sa Kuya Eddie. Ibig mo sabihin, Bitoy, imbes na ipagpagamot ng tatang yung pisong ibinibigay ko, itinataya lang niya sa kwete? Oo. Oh. Pa, paano gamot niya? Hindi na ba siya napapagamot? Sana. Sa doktor, hindi ba may sakit ang tatang? Asun ba daw siya? Wala naman sakit ang tatang, eh. Waiting lang ang sakit niya. Eddie? Talaga namang nakita kong inatake na, eh. Hindi ba iniyakan mo pa noon? Ayun ba? Steer lang yun. Steer. Anong steer? Binubola ko lang mo siya. Pero, inay, kung kayo man na nakakita sa tatang noon, pihong matatakot din kayo, eh. Hindi ba kayo pupunta sa amin na ako, Eddie? Kaya na ba, Nay? Well, ano pang gagawin natin doon? Eh, pamweting lang pala naman na hinihingi sa iyo ng biyanan mo. Hindi, kami na lamang ni Sebs. Aba, ayaw ko sa inyo. Kaya bahala, alis na ako. Alis na rin ako, ate. Kuya Eddie, hindi na kayo mauna na ako sa inyo, ha? Baba. Mula ngayon, wala nang bigay-bigay ng piso sa tatang. Pero, Sebs, yung magagalit na naman yun. Sa akin na naman ibubunto ng galit nun, eh. Siya pa may galit magalit? Ay, kailangan pumunta ako doon. Halpi yung naghihintay sa akin yun. Pwes pumunta ka mag-isa mo! Tang! 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 Ayaw nung, hindi na ako makapagbigay ng piso sa inyo dahil ayaw na ni Sebi, eh. Bakit naman nalaman ni Sebi ang tungkol dito? Hindi ba sinabi ko sa inyo, lihim natin dalawa? Oo nga, napilitan ako magtapat sa kanya dahil hinimatay ko ako sa puto niya. Kahit niyang nalaman niyan para sa sakit ko, ayaw rin magbigay? Husendang! Pagmasdan mo anak natin, Sendang, napakaramot. Aray ko, ang puso ko, matake. Matake. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Ang puso ko. Nakita mo na, pati si Bitoy ay umiiyak. Hindi ka ba naawa sa bayo mo? Siya nga ako dahil lang kung bakit nagalit si Sebi, eh. Ano? Sinabi niya, tinataya lang daw ninyo sa wedding yung pisong ibinibigay ko sa inyo. Pinisto mo lang naman ako, ha? Hindi ko naman sinasaya. Che! Tumigil ka dyan, Gunggong! Kaya huwag ninyo akong sisisihin, Tang. Yung anak ninyo ang Gunggong, eh. Hoy, huwag mapagsabihan ng Gunggong tong anak ko, ha? Ala,
Pero ikaw din ang sinisisi ko, Eddie. Bakit, Utang? Kaya nga naloko sa akin. O, hindi na bali ang panluloko ko. Iyan ay maliit na bagay. Ang ibig ko sabihin, bakit ka masyadong nagpapadumi na dyan sa asawa mo? Anong duminatang? Lahat na lamang isinasangguni mo. Pati ba namin pagbibigay mo ng piso eh, dapat pa nating ilihim? Bay, ano ka ba? Ikaw ba yung lalaki o bakla? Tatanggam ako magsalita. Ngayon natigil ng sustento. Hindi yan ang kinaiinis ko eh. Ang hindi ko masikmura ay yung mga lalaking nagpapa-under sa kanilang mga asawa. Pero Tang... Ano pero Tang? Dahil sa bagay, mas dapat kong kampihan si Sebia sapagkat siya ay anak ko. Pero, mas dapat natin bigyan ng timbang ang ating pagkalalaki. Masamang pamihasahin niya si Sebia. Eddie? Ano? Ano ang ibig niyong sabihin, Tang? Alam mo, ganyan-ganyan nung nabubuhay si Sendang. Ibig akong supilin. Alam mo ba ang ginawa ko? Ano, Tang? Bay, nanligaw ako sa ibang babae. Kusma, Joseph. Masama ko yan. Masama kung didibdibin mo ang panliligaw. Ginawa ko lamang yon para siya bumait. Kaya, ang nangyari, pinapasyal ko kung sino-sino. Mga byuda, dalaga. Ano ang nangyari, Tang? Abay, nung nalalaman niyang namimiligro siya, akalaim ay biglang bumait. At nagbago. Kaya mula noon, akong naging padre di pamilya at nagkaroon ng sariling desisyon. Hindi ko maaaring gawin kay Sebia yan dahil, Sebia, mahal ko siya. Ang lelong mong panot. Dapat natin bigyan ng leksyon yan si Sebia. Ibig niya sabihin, manliligaw ako. Manligaw ka, di ako unang bumugbog sa'yo. Hindi ko naman kayo maintindihan eh. Sabi ninyo, manligaw ako para bumait si Sebia. Hindi ka talagang manliligaw. Ikakalat lang natin ang balita na ikaw ay may kinalulokohang ibang babae. O ano, naintindihan mo na ba? Magandang umaga po, Aling Rosa. Umaga naman, Aling Barang. Andiyan na ba, Sebia? Ay, wala. Umalis eh. Bakit ba? Importante pa naman. Pwede na ba kailangan niya sa kanya? Manghihiram mo sana ako ng bag eh. Bag? Oo. Aba, meron nga pala akong bag sa itaas. Titingnan ko kung magustuhan niyo ha. Kukunin ko. Oo, oh, salamat. Sige. Rosemary, samahan mo muna si Aling Barang sa inyo ha. Sige na. Sandali lang. Sige na, pasok na muna. Aling Barang, wala ko kayong bag. Hindi ko sa nakikialam ako. Pero, ba't kayo nang hihiram? Ewan na eh. Aba, Aling Barang, nandito na lang. Oo, sandali lang ha. Narito na ang bag na hiniram, Aling Barang. Naku, ang ganda pa nitong pinahiram niyo sa akin ha. O, sige. Alis na ako, Aling Rosa. Adjust, adjust. Ang Tito Bitoy. Ba't narito ko na naman, Bitoy? Ba't ka narito ako sa iyo? Ba't ako hindi mapaparito eh? Bahay ko yata ito. O, manong tumigil-tigil ka dyan. Ganitong pagod na pagod ako galing sa palengke, ha? Kunyari, talagang nagulat ako sa iyo eh. Nagulat na pa paano? Akala ko kasi, ikaw ang kasama ng Kuya Eddie. Kasama? Kasama saan? Toy. Totoo. Si Sintimero, magkatabi pa sila ng babae sa jeepney. Katabi lang pala sa jeepney, di pasahero lang yon. Pasahero? Meron bang pasahero? Sila lang dalawa, siksikan sila. Sila lang dalawa, wala naman nakasakay. Bitoy, baka gawa-gawa mo lamang yan. Totoo, sumarosim naman nga. Nagsisiksikan sila? Oo, masyado silang siksikan eh. Ano itsura ng babae, Bitoy? Ewan ko, nakatalikod eh. Tapos nagbulungan sila, no? Namabulungan sila. Tumawa yung babae, sabi ng babae, ha, ha, ha. Tapos nagbulungan sila, nagurutan pa, sabi ng babae, aray. Talaga? Oo, oh, sarap. Naku, oras niyang edi niyang pag-uwi niya. Grrrr. Sebia. Ati Sebia, alin mo na ko, ha? Ali Rota. Inay, may kalachuchi na si Edi. Kaya ako pala nag-dis pa siya ng bagong folly shirt kanina. Ka muna umiyak. Hintayin mo si Eddie at magtanong-tanong ka sa kanya. Ayun na yata siya. Huwag kang kikibo. Tingnan natin kung ano iyaarapin niya. Oo, Nay. Aba, bakit maga ka umingay ni Eds? Papalitan ko ng poly shirt. Hindi ba kapapalit mo lang kanina ng poly shirt? Eh, amoy pawis na ito, nakakaya naman sa mga pasahero ko. Inay, siya nga pala. Pwede ba makahingi ng konti pa ba mo? Mga kapatak lang, ha? Aba, bakit, Eddie? Makamuremi. Ano sinabi mo sa akin?
Remy! Narinig na, tinawag mo ko na Remy. Bakit mo ko tinawag na Remy? Nakamali lang ako. Saan ka galing niyan? Lagay na yan. Halalaki ka. Eh, hindi pa masada. Sunod, Josef. Saan pa ako magkakaling? Magkano ang kinita mo? Ha? Magkano ang kinita mo sa pasada? Wala pa eh. Wala kang kinita. Abay, kanina umaga ka pa pumasada ah. Ang aga-aga nga umalis niya na eh. Na-flat ako eh. Kaya nga ako pinawisan ng ganito sa pagpapalit ng goma eh. Yun yung ayos ko. Saan ka lugar na flat? Pwede sa karsada. Saan pa? Kung magtatanong... Hindi ba sa cemeteries? Doon, ha? Sa may cementeryo? Oh, sa harap ng rural bank? Eh bakit naman kayo napadpad doon? Lalaki ka. Hindi naman linya ng jeep yun. Bakit ka nga pa nalapunta sa cemeteryo? Siguro nakikipagkaibigan ka sa mga patay. Hindi. But kung magtatanong naman kayo, para kayong mga hukom, nakakainis eh. Kung gano'n, inaamin mo, nasa cementeries ka nga kanina. Oo, oh, ako na. At may katabi ka sa front seat. Katabi? Huwag ka magkailan, nakita ka ni Bitoy. Si Bitoy? Nakita ko? Ano yung dinaldal ng Bitoy na yun? Totoo nga, oh, inay. Sylvia, Sylvia, huwag ka munang umiyak naman ang kanya. Magalala dyan! Ay, hindi. How could you? Iyak na naman! Apa, ikaw na may kasalanan, ikaw pa nagagalit. Eh, nakakainis na ho eh. Kung minsan gusto ko pa, maghapon ako sa kalsada eh. Pagdating mo dito, wala yung sasalubong sa'yo. Makanong kita mo, makanong kita mo. Pag medyo kulang, iyak, away. Makabwisit na. Aba, Eddie! Nagiging barumbado ka na ngayon magsasagot, ha? Iyak kasi si Remy. O yan, Remy na naman din ay Remy! Sino ba Remy yan? Sige. Oy, bakit ba sa tuwing ibubuka mo yung bibig mo? Laging Remy na lang ang Remy yung nasa sabi mo, ha? Sino ba Remy yan? Yung pasahero ko, si Ali Remedios, di ka malati mo. Bakit ba? Ano nangyayari dito? Kakang! Bakit anak? Siguro inapi ka na naman ang biyana mong aristokrata, no? Aba, mangano, kadadating-dating namang nito yung... Si Eddie Hodang! Oh, eh ano? Sige, magsumbong ka. Bakit Eddie? Inano mo siya? Meron mo siyang kalachuchi. Kalachuchi? Totoo ba ito, Eddie? Baka naman hindi totoo ang hinala mo, Sebya. Alin Rosa, maaari ba? Huwag muna kayong makialam. Aba, ano ba gusto niyo malaman, Tang? Nais kong malaman kung totoo o hindi ang ipinaparatang siya ni Sebya. Huwag ka sasagot. Totoo nga bang ikaw eh, may kalachuchi? Huwag ka na sumagot. Imposible kang aminin mo sa akin sapagkat ako'y biyanan mo. Subalit, marami kong nababalitan tungkol sa iyo, lalaki ka. Eh, kay ikaw eh, nakikipagtakbo sa simenteryo. At ang pangalan daw ng babae, Remy. Remy nga, utang Remy daw po. Bugbugin niyo siya lang, bugbugin niyo. Bugbugin? Ano akala mo sa akin? Ay, sa bagay na yun, ako'y hindi nakikialam. Sa bagay, ikaw rin ang may kasalanan. Ho? Oh, ako ba ang may kasalanan? Si Eddie ba akong kakampihan ninyo? Sa bagay, hindi ko sinasabing tama ang ginawa ni Eddie. Pero, ikaw rin ang may kagagawan. Aba, si Mang Nano naman. Eh, kahit na ho ba anak ko si Eddie eh. Kahit na anak ko si Sebya, Aling Rosa. Eh, iba ko. Huwag naman sana lalaking loob mo, Eddie. Di ho. Pero, sa nakikita ko rito kay Sebya eh, maaaring maglukong asawa. Bakit, utang? Ano ba ang masama ang pinakisama ko sa kanya? Masyado kang masungit. Wala kang iniintindi kundi kinikita ni Eddie. Masyado mo siyang dinudumi na. Ni pangkapi man lamang pala eh, ayaw mo siyang bigyan. Pwes, anong gagawin itong isa? Ano ho? Natural. Hanap ng magpapaligaya sa kanya. Aling Rosa! Sebya! Anong galan? Magdala ako! Oh, Sebya, Mang Nano! Aling Rosa, Eddie! Nanakawan! Nakagawang bag! Sino? Lahat! Ang pera ko ang susi! Ang lipstick! Oh. Ang lahat-lahat! Nagawan! Sino magaw? Sino? Mang Nano! Ang balangkas ang mukha! Kamukha niyo! May kabastusan si Alimbarang, ha? Paano ho nangyari, Alimbarang? Eh, alam niyo na sa Quiapo, maraming tao! Naagawan mo ako! Nadukutan kayo! Eh, di nadala ang bag ko? Oo! Ako, Eddie, nadala ang aking bag! Nadala! Teka nga muna kayo. Tila may kaguluhan eh. Kayong nadukutan, si Aling Rosa na wala ng bag. Paano nangyari yon? Mang Nano, ang aking bag ay hiniram ni Aling Barang. Naintindihan na ninyo. Ba't kumiyak, Sebya? Bakit ba Aling Rosa? Ay, este kwan, wala ho eh. Meron lang silang konting... Si Eddie ho, oh, may kalachuchi. Kalachuchi? Anong... Yan ang may kinalolo ko ang ibang babae. Huwag kang maniniwala, Sebya! Yan nga sinasabi ko, Aling Barang. Hindi maaaring magawa ni Eddie yun.
Eh, sino ba naman ang magkakagusto dyan? Eh, mukhang tanga... Eh, mabait yan! Tanga nga ho yan, pero mabilis. Talagang mabilis. 10 taon na sa prelo yan eh. At saka huwag kayo maniniwala hanggat hindi nakikita na inyong mga mata. Alisan muna ako na, ipapasada pa ako eh. Ah, mabuti pa nga. Ikaw, wala naman tayo napag-uusapan dito. Istorbo lang kayo mga lalaki. Kayo, Mang Nano, tila alis na yata kayo. Oo, alis na ho kami. At tayo na, Eddie. Adyo naman kayo. Nalala ako sa labas. Ah, mabuti pa nga, anak. Sige na. Kapag itong bata, natin din lahat. Manunugtuhan, napasimulan, naklayawan na ano nga bula. Halina, ugil ko. Sumama ka sa akin. Bakit di ka sumama magagalit ang dati mo? Kung piso sa nahayong meron pa dito, nakabain na sila. Nakapusan dito, umulungin ang bisita. Baka tapos silang gamalitip lang. Wah! Ay! Po! Ako muna ako ng kape. Apa? Talagang kumukulong dugo ko dyan kay Ating Barang, oo. Sino ho ba hindi, Tang? Buti-buti na sana ng plano natin, eh. Sira pa. Kasi nakialam, eh. Paano ngayon makapaniniwala si Sebia na ikaw ay may kalatsutsi? Kasabi-sabi pa nung barang ngayon, kailangan daw makita muna ng dalawang mata bago maniwala si Sebia. Ito nga masama nun, eh. Kailangan meron siyang makita. Kesa tayo kukuha ng Remy, gawa-gawa lang naman natin yun, Tang. Ika nga pala, si Aling Lorin. Hindi papayag yun. Si Aling Gundang. Hindi lalo naman hindi, kilala ni Sebe yun. Tanda pa. Pero kailangan may makita siya. At nang sa ganun ay maniwala. Ano kaya manligaw kong talaga, Tang? Matatagal lang pa yun eh. Bakit naman? At saka, totoo ang sinabi ni Aling Barang, kung napapatod sa'yo. Bakit? Tanga ka eh. Kalimutan na natin, Tang. Diyan nyo na under the saya ko. Ano ba kalimutan natin? Dapat din ang kami niyo, Tang. Bitoy. Boy. Pumunta ka sa Ate Sebia mo. Bakit na naman, Tang? Sabihin mo, nakita mo na naman ang Kuya Eddie mo sa sementeryo at kasama na naman yung babae. At kung siya interesado, sabihin mo aabutan pa nila. Eh, nandito yung Kuya Eddie. Andi. Huwag ka nang marami pang usisa at tanong. Sige na, pumunta ka na lang. Magdali ka. At siya, apa? Sige na. Pero sinong babae mga kasama ko, Tang? Ako manlala. Akong bahala, akong bahala. Sige ka. Gusto mo itong baon na ito. Narinas sa baon na yan ang babaeng mga kasama mo. Hala, alukat mo lahat yung mga damit yan. Ang babae sa baon? Ay naku, Sebia, alam mo naman ako. Marami akong makukwento sa'yo tungkol dyan sa mga kapitbahay natin. Inimbestigahan ko lahat ng mga yan. Pero alam mo na ako, hindi ako chismosa. Pero kung tungkol kay Eddie, hanggang hindi nakikita ng dalawang mong mata, huwag kang maniniwala! Ate Sebia! Ate Sebia! Ate Sebia! Nakita ko ang Kuya Eddie! Sa cemetery, Bitoy? Oo, nandun sila. Kung ganun, totoo nga pala. Baka naman, Bitoy, gawa-gawa mo lamang yan. Aba talaga, ang gungin, nandun pa sila. Sumaraw sino, ayaw pang panuwa. Anak ng 720 ako. Pwes, pupuntahan ko sila ngayon din. Oras nila sa akin, sasabihin nila. Aray! Ano ba naman bata ito eh? Yan ang huwag mong gagawin, Sebia. Kung totoo man, lalo lang lalala yun. Alagay, pababayaan ko sila? Never! Ay, iwasan natin na iskandalo. Basta manubok na lamang tayo at saka na tayo umisip ng paraan. Tayo na! Sandali lang, kukunin ko ang panyuleta ko, ha? Ayan na sila, Tang. Dito na ba, Bitoy? Ayun na nga, hindi niyo pa nakita. Sumarosin naman, oo. Oh. Ayun nga, ang jeepney na yun. Nakapara sa tabi ng akasya. May jeepney nga natin yun, ah. Naku, ay si Eddie. May kasamang babae. Remy. Talaga napakasarap mong kasama, Remy.
lalo ka namang masarap, pwede Boy Eddie. Siya nga. Para sa'yo, Remy. Loko sa patay yan. Pupunta ko sila talaga. Sabi, Remy, ako pag-skandalo dito, manubok na lang tayo. Tag, tumatalab na. Nagagalit na si Sebs. Okay, ang damit mo ba ako masira? Ayun, sira na nga. At tayo na, Remy. Aha, honey. Subalit huwag mong kalilimutan. Sa ganito rin sandali, sa impilang ito tayo. Este, dito rin sa lugar na ito, sa ating secret rendezvous, tayo makikita. Oo, oh, yung bahala. Okay. Tayo na, honey. Pinadpad na naman ako ng tadhana, Rosa. Mabuti dun muna kami sa kwarto ni Sebi, Aling Rosa. Pero bakit? Ano ba ang kailangan mo, Cardo? Naparito ko, Rosa, upang isa ulit ang handbag mo. Handbag? Oo. Oh, bakit ba't yung mga agaw ko ng bag eh? Handbag mo nakukuha ko. Abe, hindi naman ako umaalis ng bahay ah. Nakita kong pangalan mo dito sa loob eh. Rosario Viuda de Biscocho. Bahay! Yan ang bag na inagaw sa akin, ah! Aling Rosa! Kaibigan ba ninyo ang magdurukop na ito? Yan daw ang kanyang hanap buhay, eh. Successful naman. Di nyo na itatanong, eh. Malaki ang kita. Ba, peligroso ito! Tatago ko ang pulis! Bahay! Patawarin na natin si Aling Barang. Magbabago din yan. Kaya laking lalaki, walang hanap buhay? Ito nga ang hanap buhay ko, eh, Robin Hood. Nagnanakaw sa mayayaman upang ibigay sa mahirap. Ako ho yung mahirap, eh. Kailan ka pa ba magbabago? Bakit hindi ka pa mag-asawa? Yun ba naman eh, itinatanong mo pa, Rosa. Alam mo namang ikaw lamang ang tanging... Hindi na bali, huwag na natin pag-usapan yan. Bakit, Aling Rosa? Lumigaw ba sa inyo nung araw itong mandurukot na ito? Nung mga bata pa kami. Ikaw ang dahilan ng aking pagiging binata hanggang ngayon, Rosa. Nasawi na akong minsan at oras na masawi ako uli eh. Makamatay ako ng ota. Ota? Ano ang ota? Tao. Tao, ibig sabihin, Aling Barang. Teka, Aling Rosa. Pwede tayong tulungan itong lalaking mandurukot. Huwag namang mandurukot. Masakit pakinggan eh. Anong tulong, Aling Barang? Hindi natin siya bibigay sa pulis kung tutulungan niya tayo sa ating suliranin. Suliranin? Si Eddie may kalachuchi. Mabataksin. Ang lalaki kailangan minsan lang iibig. Katulad na aking pag-ibig kayo. Huwag na natin pag-usapan yan. Tama na. Ipagpatuloy ninyo, Aling Barang, kung ano binabalak ninyo. Bueno, mahirap ang iskandalo, pero kinakailangan putulin mo kagad ang pakikipagtagpo ni Eddie sa kanyang kalachuchi. Anong putol? Magtatakbo sila sa sementeryo ngayon. Kailangan puntahan mo agad. Bueno, payag ako. Pero isang bagay lamang ang nais kong liwanagin. Lalong-lalo na kay Aling Barang. Oh. Gagawin ko ito hindi sapagkat ako'y natatakot sa lesbo. Gagawin ko ito alang-alang kay Rosa. Sapagkat mula pa nung... Hindi na bali yan. Lumakad ka na, ha? Sige. Bueno. Paalam na sa inyo, Rosa. Ah, oh, sige. Baka kailangan pa tayong magtagal dito. Eh, natural. Di ba nagpasabi tayo ron na narito tayo sa sementeryo? Natural eh, manunubok yung mga yun. Bakit?
Hanggang ngayon, wala pa. Bakit, Eddie? Bigla nagulat kayo sa akin, ah. Kardong tangkad? Ha, naalala pa pala ako, Eddie. Sige, umuwi ka na, tinintek ang pamilya mo. Pero... Oy, iwanan yung babae sa akin. Eddie. Sige, takong bahala sa kanya. Huwag mo akong iiwan, Eddie. Madali ka, Eddie. Opo. Ikaw, dito ka. Eddie. O, maupo tayo. Ano kong gagawin ninyo sa akin? Bakit ibig mong wasakin ang tahanan ng mag-asawa? Huwag ka nang umiyak, iha. Hindi kita sasaktan. Huwag ka nang umiyak, sabi. Hindi ko matatagalan ng makarinig ng umiyak. Kasi ho kayo eh. Masyado ho kayo sa akin eh. Hindi naman eh. At saka, bakit ka mag-aksaya ng panahon kay Eddie? Madali ka naman makakatagpo ng mas magaling. Sino ho bang iibig sa akin? Ang pangit-pangit ko. Nasa mga pangit ang may magagandang kalooban. Siya nga ho. At saka, huwag mo sana ikagagalit. Ano nga palang pangalan mo? Remy ho. Remy. Ang gandang pangalan. Salamat ho. Remy. Sa una pa lamang pagkakita ko sa iyo ay... Aywan ko ba? Biglang may pumitik sa aking puso. Siya nga ho. Naipangako ko sa aking sariling hindi na ako muli pang iibig. Pero tila nasisira ngayong gabi. Iniibig kita, Remy. Naku, huwag ho. Kung iyong mamarapatin ay... isuot mo ang singsing na ito. Ang lalaking brilyante. Marami pa ako niyan, Remy. At bukas ay ibibigay kong lahat sa iyo. Talagang talaga? Oo, bukas ay magkakaroon tayo ng party para i-anunsyo ang ating engagement. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng koleksyon ng aking alahas. Ibibigay niyo sa akin? Flex man? Oo, Remy. Saan kita susunduin bukas? Dito na rin tayo makita. Bukas na. Hanggang bukas kung gano'n. Toy? Bitoy? Bakit nga kailangan mo eh? Eh, paano nag-delihay siya pa ako? O, tingnan mo ito yung sisig na binigay sa akin, oh. Ganda-ganda, no? Siguro, malaking halaga nito. At hindi lamang ito. Bibigyan daw niya ako ng maraming alahas. Biro mo, Bitoy. Masusunod ko na ang gusto mo. Maaari kitang ibili ng kahit na ilang yoyo. Maaaring mapag-aaral kita. Pakasal lamang daw ako sa kanya. Biro mo yun. Pakasal lamang daw ako sa kanya. Paano kayo mapapakasal? Lalaki kayo. Imposible kayong makasal. Maaaring pa akong pakasal doon? Eh, pwede magkikapagtakbo ka sa kanya. May mangyari pa. Nangyari, pinangako niya sa akin na bibigyan para niya ako ng marami sising. Kaya bukas, sasama ko sa kanya. Eh, kung pilitin kang pakasal. Hindi, ganito ang gagawin natin. Sasama ako sa kanya bukas. Pagkatapos maibigyan niya sa akin ng sising, uuwi ako. Pag uwi ko, mag-aalis na ako ng aking maskara. Pagkatapos, hanapin na niya, hanap na siya kahit saan siya pumunta, hindi na niya makikita si Remy. Ba't kayo ayaw makasama kayo kahit nasabihin nila masama kayo sa akin, mabuti pa rin kayo. At ayaw kong makiwalay tayo. Akong bahala. Tawa-tawa po, makupay ka na, tinantok na ako. Itong batang ito. Ole, halika na, tulungan tayo. Fiesta sa isang bayan, kami nagpunta. Pagkat isang tagaron, mahigpit ang anyaya. Ang handaan ay engrande, may awitan pa.
at may mga nagsasayaw sa tugtog ng rondalya. Mayroong nagkukwentuhan na may tuksuhan, mayroong habang umiinom ay naghahalakhakan, at may kain pa ng kain, puno na ang tiyan. O sa ganyan ay ano pa ang ibig mo sa buhay? Sa tuwing mayroong piyesta talagang ako ay nagtataka, upang kumain ng masarap ay pinipilit ka pa. Maghapong kainay nagdaan, pagkain naubos na, kung bakit itong may bahay natuwa pa. Mayroong nagkukwentuhan na may tuksuhan, mayroong habang umiinom ay naghahalakhakan, at may kain pa ng kain, puno na ang tiyan. O sa ganyan ay ano pa ang ibig mo sa buhay? Sa tuwing mayroong piyesta talagang ako ay nagtataka, upang kumain ng masarap ay pinipilit ka pa. Maghapong kainay nagdaan, pagkain naubos na, kung bakit itong may bahay natuwa pa. Ating katahimikan, mga kaibigan. Nais ko lang magpasalamat sa lahat sa inyong mga nagsidalo sa aking party, lalong-lalo na dito kay Eddie na siyang naging dahilan ng aking pagkakakilala kay Remy. Tinitoo nga. Totoo. Halika, Remy. Ano yung kado? Na itong mga alahas na ipinangako ko sa iyo. Huwag mo lamang sanang sasawi ng aking pag-ibig. Sapagkat oras na masawi ako di sa pag-ibig, maghuhuramintado ako. So, paano ang gagawin mo ngayon? Anong plano mo, Cardo? Siya nga ho, kailan ba kasal? Pagkatapos na pagkatapos ng party natin ngayon, ay itatanong ko na si Remy at pupunta kami sa Baguio. Ba't ka naman umiyak, Bitoy? Talaga, iwanin ako ng tatang, talaga. Talaga naman wala ang tatang, ha? Hindi ba sinabi mo sa akin kanina, wala ang tatang mo't nagsasabo? Abang ang tao, eh. Tulad nga nasabi ko kanina, eh, lilipad kami ni Remy pupuntang Baguio. Sulanin ako talaga ang tatang ko, ha? Saan ba naroon talaga ang tatang mo, Toto? Ayan, tatang ko, katabi mo, ha? Pare, bakit din yan ang ayos mo? Tago mo ka! Pupudasin ako! Halika na! At nang magkabukuhan, salamat na lamang at naihagis ko ang katawan ko sa labas ng bintana. Yan ang buong katotohanan ng nangyari sa akin at kamalas-malasan. Huwag ka naman magagalit, pare. Ito'y saga ng akin lamang. Panay na pangaral ang ginagawa ko sa ulo mong yan. Eh, napakatigas ng ulo mo. May katigasan yan. Saksakan ang dami ng kabalastugang dumarating sa akin ang tungkol sa'yo. Nakakahiya ka, pare. Ang tanda-tanda mo nang yan, panay na kalukuhan pa ang ginagawa mo. Marahil ay hindi mo lamang nalalaman na si Eddie. Si Bitoy na tunay mong anak. Sa tuwi-tuwi ng masasalubong ko, sasabihin kong kamukhang kamukha mo'y humahagulgul ng iyak. Yan ang nagpapakilalang si Bitoy ay nasusuklam na rin sa mga kaululang ginagawa mo, pare. Kaya't umuwi ka na, pakisihan mo ng lahat ng ginawa mo. Maraming salamat, pare. Salamat sa iyo pangaral sa akin. Lalakan na ako. Adios, pare. Oh, Sendang. Sendang. Napakasama ko na bang magulang? Naalibad ba rin na kaya sa akin ang ating anak? Sendang!
Bakit hindi ka sumagot? Matagal ka nang hindi sumasagot, Sendang. Dang! 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 Meron ako nalilamang. Kahit na ayaw mo malang, sasabihin ko din sa'yo. Ano yun? Yun daw taong bayan. Magkakaroon ng malaki meeting yung ba tungkol dun sa ano, pangalan yun? Yung Rural 7 Bank. Yun nga, Rural 7 Bank. Anong Rural? Yung ang hirap sabihin, pauulit pa eh. Sumarosin naman ako. Yung 1 Rural 7 Bank. Yun nga. Gunggong, hindi Rural 7 Bank. Ano? Rural 7's Bank. Ay, yung pala. O ano raw? Eh, mangyari, eh, basta narinig ko lang, pinag-uusapan na, makakaroon daw ng malaking meeting doon sa malapit sa Rural Bank. Sa malapit sa bahay ni Dong Modesto. Si Dong Modesto yung may-ari ng bangko? Oh! Eh, dumito ko muna sa bahay. Ah! Kunin mo yung kami si Chino ko, pupunta ko sa meeting. Hindi kita! Ito na daw, ha? Huwag nga alis, ha? Apo! Wala ako ibang nais kung hindi makatulong sa ating mga taga-Nayon sa kanilang hangad na makaipon ng salapi. Kinausap ko silang lahat bago itinayo ang Rural Bank. At halos lahat sila ay nangako na lubos nilang tatangkilikin ang bangko. Subalit, wala lamang silang panahon pumunta sa bangko upang magdeposito. Kaya, anong nangyayari tuloy sa alkansiya na lamang sila nag-iipon? Ngayon, meron akong makabagong paraan. At ideyang ito ay naisip na walang iba kung hindi si Jose Marcaida Lopez. Ang bangko ang lalapit sa mga tao. Ngunit, kinakailangan na magtatag tayo ng isang komite na lalapit sa mga tao na may nais magdeposito. Ngayon, kung sino man ang may gustong magkusang loob, ay itaas lang ang kamay. Yan. Si Eddie, si Sebya, si Aling Rosa, si Aling Gundang, ha, Mang Nalo? Ah, huwag niyo sakal si Mang Nalo. Hindi maaaring pagkatiwalaan yan. Ah, hindi niya kami maghulog ng kwarto sa bangko. Hindi mo makakarating ang kwarta namin sa bangko. Ang malilikom na kwarta, sasabong lamang yan. Ayaw na kami, hindi na kami maghulog. Kwarta namin sa bangko. Singawang naman. Apa, isa sa Iha, tumawag niyo ba si Pepe? Ayaw ko pa ba? Mabait niyo si Pepe. At malaking inaharap ng kanyang kinabukasan. Iha, hindi mo na ba napapansin na siya magalang at magaling pa sa negosyo? Magtapat ka sa akin. Wala ka bang pagmamahal kahit nakaunti sa kanya? Alam mo yan si Pepe, natitiyak kong magiging isang mabait at masunuring manugang. Ang papa naman. Marahil iyan na siya. Salubungin mo iyan. Ayaw ko nga. Tuloy! Magandang gabi po, Don Modesto. Really? Ba, ikaw pala, Berting. Upo ka. Salamat. Ano ba, Berting? Aluli na ba para ma-promote ka? Wala pa nga. Masyado kasing malayo sa akin ang mga low violators. Ah, kaya ito muna ako. Anong oras na ba? Eh, maaga pa, Papa. Maiwan ko muna kayong dalawa, ha? Aha. Mabuti pa, dahil tayo sa labas mag-usap. Mabuti pa. Fresco dun, eh. Tala. Alam mo, Merly, napapansin kong si Pepe ang gusto ng papa mo, eh. At hindi ako gusto niyang makwarta. Mataas ang katungkulan. Aba, Berting. Ba't ka nagsalita ng ganyan? Hindi, talagang diskumpiyado ako sa peping yan, oh. Napaka-antipati ko ng mukha niyan para sa akin, eh. Oo, nagseselos ka lamang. At saka, dahil sa isang alagad ka ng batas, kahit pinaghihinalaan mong lahat. Masyado ka kasing maramdamin, eh. Merly,
ang isang mabuting pulis, kung gusto mo ma-promote, kailangan makahuli ng isang krimen. Makikita mo balang araw, kapitan niya, kapte. Nananaginip ka yata. Pero hindi rin kita masisisi. Pwede. Papa? Gabi na, iha. Gabi na nga yata. Doon mo dito. Ako po'y... Adios. Ang papa naman. Bakit? Tang, nakakabi kayo. Oo, oh, hindi ako makatulog eh. Ano gusto mo? Orange. Orange nga isa. Orange nga, orange. Sumabay na kayo sa akin pag-uwi, Tang. Pag-uwi na rin ako eh. Everything! Everything, puka. Puka? Ano gusto mong inumin? Salamat. Hindi na. Malungkot ka. May problema ka ba? Oo eh. Kasi yung tagal-tagal ko na sa servisyo, hindi pa akong maasenso hanggang ngayon. Paano naman kayo maasenso kung wala kayong huli? Tama nga. Katulad niya si Eddie. Madalas kong makikita ang nakaparada sa no parking. Hindi ko naman mahuli dahil sa kaibigan. Kaya walang asenso. Walang kwenta yung problema mo, iho. Kung itong problema ko napunta sa'yo, baka hindi mo kayang dibdibin. Mang Nano, iba naman ho yung problema ninyo sa problema ko eh. Huwag ho nyo pares yung problema nyo sa problema ko dahil hindi ko naman ho kayang gawin yung ginagawa ninyo. Halos lahat ng tao rito sa lugar natin eh, wala na yatang tiwala sa inyo. Maging ang anak nyo si Bitoy, madalas kong makausap, umiiyak sa akin. Walang dinadaing kung hindi kayo. Tang, ginagabi yata tayo. Ihatid ko na kayo, pauwi na rin lang ako eh. Makano ba ito? Abiyan mo na, ako na. Salamat, Tang. Ano, Berting? Ano, Berting? Layas na ako. Talagang lubusan na akong ikinahihiya ng ating anak. Senda. Masakal ba ito ah? Ano kaya ang ginagawa rin paggabi-gabi? May umiiyak ata eh. Dahan-dahan ka, baka tayo malata.
pagpipitin na naman natin yung hamakalbo. Huwag mong pag-aksaya ng panahon ng kalbong yun. Mukhang gago naman eh. Saka, maski hindi gago yun, hindi niya matutuklasan ang ginagawa natin dito. Sige na, madali! Kumabala! Ano ba ito, Pepe? Hinaan mo ito, alam ko ano ang mangyayari rito. Basta sinabi mo, tatanggap kami ng marami sa lapi, conforme na kami. Wala naman kaming ginagawa rito, kasi babukay, babukay. Ito nga, boss eh. Hirap na hirap na kami mahuhukay rito eh. Nasakbo na kami naghuhukay rito ah. Puro kagyo na nga mga kamay natin eh. Huwag na kayo mainip mga bata. Pagkat yan ang target natin. At 3 metro na lamang, nalulusot na tayo sa bangko ni Dong Modesto. Tiyak na maraming kwarta riyan. Sige. O, sige. Sige, sige. Sige. Paalam na si Sendang. Malaman ninyo na malaking halaga ang tatanggapin ng bawat isa sa inyo pagkatapos ng pag-uukay ninyo yan. Kapagkat natitiya ko na ang bangkong yan ay katakot-takot ng salaping laman, kaya pwede na tayo magbuntan. Ano, maliwanag na ba? Ikaw, anong problema mo? Maliwanag na ang lahat. Maliwanag na ang lahat. Basta't sundin natin lahat ng ating plano at hindi tayo magkakamali. At inuulit ko sa inyo, hintayin nyo kami ni Minyong sapagkat kami pupuslit lamang sa parting ibibigay ni Dong Modesto sa kanyang mga depositors. At yung bangko na yun ay natitiyak kung walang tao. Kaya, maluwag na maluwag ang ating operasyon. At konting tiyaga na lang, lahat tayo ay magsasawa sa lapit. Paalala ko nga pala, ang dinamika. Ito. Kakailanganin natin sa pagpapasabog ng kahadyero sa bangko ni Dong Modesto. Bakit? Masasabogin na ba natin yan? Hindi pa. Bukas, samantalang sila ay nagkakasayahan sa bahay ni Dong Modesto, nanakawan naman natin ang pako niya. Kita sapagkat ibig kong ikaw makahuli sa mga masamang loob. Galing ako ngayon sa simenteryo. Sa isang nicho, nakarinig ako ng mga salitaan. Ang ginawa ko'y pumasok ako. Nakita kong gumagawa sila ng hukay na lagusan patungo sa bangko. At ang plano nila ay looban ng bangko. Wala pa ba kayong pinagsasabihin ang iba? Ako'y wala pang pinagsasabihin ito kahit kanino. Kaya ibig kong ikaw ang makahuli at nang sa ganun yung mag-isikat ka. Salamat naman ho, Mang Nano. Mas magaling ho sana kung mahuli ko sila sa ako, probably. Sigurado hong walang ligtas eh.
Buti pe, ganito ang gawin natin. Abangan natin sila sa loob ng bangko at paglabas nila sa lungga at saka pagsusunggaban. Hindi ba tama yan? Sinabi mo eh. Ganito! Bakit ako?
Patawarin niyo ako doon, Modesto. Hindi, bale. Si Pepe nandiyan sa loob. Lalabas yan. Bayani ng Caloocan. Mabait, masunurin, at matapang. Isang padre de pamilya na mapagmahal, mapagbigay, at mapagbiro. Kung sa bagay nga, kung minsan sobrang kanyang pagbibiro. Ngunit, sino ba sa atin na makalilimot kay Professor Mariano P. Batikabesa Tubero? Si Bitoy, si Sebia, ang mga ulila ni Nano. Nakikiramay ako, kaming lahat, sa inyong dalawa. Huwag kayong maghinagpis. Imatamis ninyo sa inyong alaala ang dakilang kamatayan ng inyong bayaning ama na mag-isa. Sa kanyang katapangan ay nailigtas tayong lahat sa mga magnanakaw na nagtangkang nakawin ang mga salapi natin sa bangko. Lalong-lalo na ang mga buhay natin nang sagupain niya ang dinamita. Kadang, bumangong ka dyan, mamawiwan namin. Bitoy, huwag mong tumawagin ang tatang mo. Wala dyan ang tatang mo. Hindi mo ba alam na ginawa lang natin ito bilang alaala sa kanya? Hindi naman natin nakuha ang bangkay niya eh. Totoo yun, Bitoy. Parang alam natin sa tatang to, pero talagang wala siya dyan. Come on.
patay ang masamang damo. Malaking gantimpala, Mang Nano, ang makakamit mo sa pagsalba mo sa bangko. At kahit na anong oras, maibibigay ko sa iyo. Maraming salamat. Hindi ko hangad ang gantimpala. Ang ginawa kong yan ay sa kapakanan ng ating nayo. Tatang ko yan! Tatang ko yan! Toy? Toy? Hindi ka ba nahihiyang masabing ako'y iyong ama? Ba't ako mahihiyang? Magkamukha tayo. Hindi ba? Sino man mukha mo at saka mukha ko? Magkamukha tayo. Kamukhang kamukha.